Okay, kangkong agad. Ang kangkong agad ang una kong binibigay sa kanila. Bago seeds. Kasi bumili kami ng kangkong. Tapos ayan yung mga extra. Yan. Pinagbibigay namin sa mga alaga namin yung mga kangkong. Mukhang gustong-gusto ng mga parakits. Ayun o, pipiestahan yung ano, yung kangkong. Tapos kung may mga parakits kayo, mukhang mas gusto nila yung mga ganitong gulay. Mga ganitong kangkong, yung pechay minsan lang nila pinapansin kapag nagbibigay kami. So mukhang yung kangkong yung mas effective sa kanila na papakin sa tuwing umaga. Tapos ito yung mga alps too, mga personata ko. Ayan, medyo hindi pa nila pinapansin. Mukhang first time lang din nila sa kangkong. Ayan. Dito yung sa kaliwa. Sa kaliwa, ayan yung chick boy, yung white collar. Tapos yung big size na ano, na cobalt. Tapos yung sa kabila, sa kanan, yung 600 pesos na pares. Ayan yun. Yung binili ko nung sa Taguig. Yung nasa vlog natin, ayan yung binili natin. 600 pares. Tapos dito naman yung mga Alves 1 natin. Ayan. Nagbabalak na akong ibenta mga to kasi ang hirap pala nilang alagaan. Hindi pa rin sila makahanap ng kapares nila. Ayan. Kung may mga interesado sa mga Alves 1, ito yung Alves 1 ko. Binibenta ko na. Tagapateros ako. Pick up lang ang pwede. Mas okay kung mas malapit. Ibenta ko sila ng 500 pesos isa. Kaya kung interesado kayo, mag-comment lang kayo. Isama nyo yung address nyo. Tapos kung willing kayo mag-pick up. Pero kung wala masyadong bibili, kung walang interesado, mukhang ibibigay ko na lang to sa tito ko. Yung tito ko na lang mag-aalaga ng mga Alps 1. Tapos itong breeder ko na sobrang tagal, hindi pa rin nagpaparami. Binili ko to ng February 14. Ayaw pa rin nila magparami. Hindi ko alam kung ano problema, pero parehas naman sila. Sure naman yung gender nila. Ito yung cock. Tapos yung hen nasa loob ng nest box. Sure naman, nakita ko na sila nagmate, pero hindi pa rin sila nakakapagparami. Tapos ayan, oh, sila Maha. Oh, first time lang din nila sa kangkong, alam ko. So ayan. Kinalat na agad nila yung kangkong. Tapos mukhang gustong-gusto nila. Ayo nga pala, itong sila Maha ay nag-mate. Nag-mate na sila noong kahapon. Mukhang successful kasi medyo nakikita ko ng medyo lumalaki yung chan ni Maha. Tapos ito, nasa ilalim. Dinagdagan ko lang ng nest box yung sa kaliwa. Tapos nilagay ko na yung pares na white collar na cobalt. Tapos ayun yung green perso natin na wild type. Sila yung magkapares. Sila kasi laging magkasama sa pairing box. Tapos sila rin palaging naghahabulan. Hindi na, yung habulan nila ay yung gusto nilang makipag-mate o makipag-bonded. Ayan. Banded sila sa flight cage na sana hanggang ngayon banded sila tapos makapagparami na sila. Tapos itong nasa kanan ng mga fisher, ayan, banded na talaga yan nung una kong nilagay sa flight cage. Ayan, ito na yung pinakababa nating cage sa ating aviary. So stable na yung mga ano natin, yung mga breeder natin kung talagang sila na ba hanggang dulo. Hihintay na lang natin na makipagpare sila sa iba. Hintay na lang natin na makapag-mate sila. So para makapagparami na tapos makapagbabenta na tayo. Tapos balik tayo dito sa ating mga parakits na ginugulpe yung kangkong. Mukhang trip na trip talaga nila yung kangkong ngayon.
Oh, excited yung gusto. Talon ng talon, yun. Oh. Oh, ayan. Yung mga kangkong pala para sa parakits ay tipong gustong-gusto nilang kainin. Kaya kung gusto nyong pakainin ng mga gulay yung mga parakits nyo, yung mga budgies nyo, ayan, kangkong ang pinakagusto nila kaysa sa pechay. Ayun o, binubutas ang binubutas. Saka nga pala ang mga, ang petang ano pala, ang itong kangkong ay pampagana din sa ating mga lovebirds, sa mga parakits din, sa mga budgies din. Ayan ay pampagana, yung kangkong. Kaya natin sila binibigyan ngayon ng kangkong para makapag-mate na sila. Tapos ito naman, yung nasa gitna, ayan ay yung luma nating cobalt na personata. Tapos yung nagkadet, ayon yung umalis, ayan ay yung bago. Tapos yung nasa pairing box na nasa pinakadulo, ayan din ay bago. Ayan, yung nasa gitna, yung luma, tapos yung magkabilang person na yan ay bago. Tapos pinaparehasan yun ng cobalt natin, yung nasa gitna. Parehas yung pinaparehasan, kaya medyo hindi pa natin alam kung ano yung ipapares niya. Kung ito bang dark eye double factor or yung isang white collar. Kaya aalamin natin maya-maya kung sino ang paparesa nila. Checkboy kasi itong cobalt natin eh. Parehas pinaparesan. Hindi binibigyan tong move natin na personata. Kaya, ayun, pinapakain na. Mukhang interesado na yung isa, yung double factor. Mukhang ito na lang ipagpapares natin. Ayun na lang ibubukod natin. Tapos, itong move na to, tapos yung isa na hindi napapansin, sila na lang yung ipagpapares natin. Okay? Hanapan lang natin ng pwesto yung mga alaga natin. Tapos, ayan. Tatlo sila sa loob, ha? Tatlo sila sa loob. Nag-aagawan sa isang lalaki. Pero yung mukhang nanalo, yung white collar, yung violet, hindi nakapasok. Yung double factor. Ayan, hindi nakapasok yung double factor. Kaya medyo, ang hirap talagang malaman kung sino gustong paresan nung cobalt. Ayaw niyang pumili ng isa. Chick boy to eh. Kailangan maging loyal ka kahit chick boy ka. Isa lang ang pwede mong mahalin. Tapos yung ayun pala, yung nasa perch na cobalt, ayan ay galing doon sa 600 natin, 600 na binili kong pares. Sinusubukan ko lang na baka parehasan ng ibang, yung bagong hen natin, yung dalawang binili natin na hen. Sinusubukan ko lang kung paparehasan nila yung 600 na pares natin. Pero mukhang hindi naman may epekto kasi ang layo-layo ng nung cobalt na isa. Mukhang interesado lang sila dun sa isang cobalt, yung sa chick boy. O yan, yung move, antay-tahimik. Ayaw niyang makipaglandian sa dalawang hen. Wala siyang pinaparesan. Mukhang hindi siya interesado or masyado pa siyang bata. Kaya kung may mga iibon kayo, may mga lovebirds kayo na laging ganyan, na mag-isa, ibig sabihin niyan ay hindi pa siya ganun kamatured. Pero hindi pa siya interesado sa mga makipag-mate. Ganun, makipag-pares. O ayan, kinukutuhan na ng cobalt yung isang white collar ata to. Hindi to yung violet eh. Yung violet ba to? Mukhang basta, kinukutuhan niya na. Mukhang nagkakalinawan na. Ay hindi pala violet yun. Ayun pala yung tignan mo tong paa na to. Medyo may pagkamaarte. Mukhang hindi naman talaga siya tinuka, pero tinataas niya, tinatago niya yung isang niyang paa. May mga ganong ugali yung mga lovebirds natin, yung tinatago yung isang paa, pero hindi naman siya nasaktan. Para bang gusto niya lang na itago, siguro nalalamigan, or gusto niya lang mag
pahinga ng sobra, ganun. Kaya ayan, minsan yung move natin ay nagiging interesado sa iba pero ayaw ng mga bago. Ayan, nagkumpulan na dun sila sa perch. Ayun, mukhang gusto na magpakain pero dalawa ang gusto niyang pakainin. Pili lang siya ng isa para mabukod na natin, di ba? Kasi ayan, kinukutuan na siya ng ano, ng violet. Yung double factor ng violet. Tapos yung white collar natin mukhang nesting na. Ginangat-ngat pati yung ano natin, yung cocolumber. Oh, balik tayo dito sa ating parakeets. At yung isang parakeets natin mukhang gusto na magpakain. Tingnan nyo naman yung ginawa sa kangkong. Halos maubos. Wala na. Halos maubos na rin yung nakalahati nila. Tapos ito, yan. Yung parakit natin isa, mukhang interesado na sa isang parakit natin na hen. Tapos yung isang hen natin na nasa perch, mukhang wala sa mood. Mukhang nasaktan or pagod. Tapos ito, ito na yung ano natin, yung chick boy. Pati yung cobalt na hen na big size. Ayan. Nilipat ko sila ng pwesto dahil dyan talaga ang pwesto nila. Tapos ito naman yung 600 pesos na pair, pero yung pair niya ay nasa flight cage. Tapos nilagay na natin dito yung nahuli natin na pangalawa, yung double factor na fisher. Tapos yung fisher na hindi marunong lumipad, yung pied, clear, hindi ko alam kung anong klaseng pied siya. Tapos ito yung mga albis natin. Tapos balik na tayo dito sa flight cage. Mukhang wala talagang balita. So tapusin na natin tong video. Dito na ang dulo na ang dulo ng ating video. So ito na ang dulo ng ating video. Salamat sa pagnanood. Hanggang dito, in-update ko lang kayo sa mga alaga natin. Kaya salamat sa panonood. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.